pitong senyales na meron kang high functioning depression. Maraming psychologists ang iniuugnay ang high functioning depression sa pagkakaroon ng patuloy na depressive disorder na isang napakahabang stake ng pagkakaroon ng depresyon. Hindi man makaramdam ng sobrang panghihina ang mga taong may high functioning depression, gaya ng mga may clinical depression, ang depresyon namang nararanasan nila ay lubusang nakakaapekto sa kalidad ng kanilang buhay. Nawawala ang interes nila sa mga bagay-bagay, kagaya ng social events kasama ang pamilya at mga kaibigan. Ang mga taong may high functioning depression ay papasok lang sa school o sa trabaho kapag kailangan. Pero kapag tapos na sila sa dapat nilang gawin, kusa na silang lumalayo. Kaya with that said, narito ang pitong senyales na meron kang high functioning depression. Number 1. Lagi kang nag-aalala sa oras. Kahit na achieve mo naman ang lahat ng goals mo at natatapos mong lahat ng dapat mong gawin, nararamdaman mo pa rin na parang sinasayang mo lang ang oras mo. Kahit makahanap ka ng bagong trabaho o pagkakabalahan, nafe-feel mo pa rin na parang hindi ka magtatagumpay dito. At inaalala mo kung worth it ba ang oras na inilaan mo para gawin ang mga bagay nito. Number 2. Palagi mong pinupuna ang sarili mo. Dahil nararamdaman mo parang wala ka namang na-achieve, dumadating sa point na pinupuna mo palagi ang sarili mo. Mataas ang expectations mo, kaya pinipilit mong gawin ang higit sa talagang kaya mo hanggang sa maapektuhan nito ang pag-iisip mo. Number 3. Nag-overthink ka. Malaki man o maliit ang sitwasyong kinakarap mo, nag-overthink ka pa rin at hindi mo makontrol ang iyong mga emosyon. Number 4. Nararamdaman mong walang nakakaintindi sa'yo. Yamang marami namang may high functioning depression ang kayang makapag-maintain ng kanilang responsibilidad, pamamahay, trabaho at iba pang gawain, maraming tao ang ina-underestimate lang ang paghihirap na pinagdaanan nila. Binabaliwala pa nga nila ang nararamdaman nito dahil hindi ito kumikilos na kagaya ng isang taong tipikal na depressed. Number 5. Malungkot ka. Normal lang kung minsan na malungkot. Pero kung sumusobra na ito at nagiging manhid ka na, kahit sa pagsali sa mga nakakatuwang aktibidad, senyalis yan na meron kang high functioning depression. Number 6. Wala kang ideya kung anong dapat mong gawin kapag depressed ka. Yamang nasasagad ng sarili mo kakatrabaho, baka bumaling ka na sa droga at alak para makayanan lang ang stress. Maraming may high functioning depression ang bumabaling sa bisyo para kumalma ang kanilang isipan. Number 7. Sobrang paglilibang. Kasama ng mga hindi magandang bisyo na meron ka, maaari mong makita ang sarili mo na palagi nalang naglalaro o di kaya nanonood ng Netflix buong araw kaysa gawin ang mga bagay na dapat mong tapusin. Normal lang naman na ma-engage sa ganitong mga activities. Nagiging problema lang naman ito kapag dito mo na inubos ang iyong oras para makalimot sa problema. Hindi nga madaling mahalata kung may high functioning depression ang isang tao. Dahil ang mga nakakaranas nito ay pwede pa rin magpatuloy na gawin ang kanilang mga responsibilidad. Yamang hindi naman sila kumikilos gaya ng tipikal na depressed, naniniwala silang ayos lang sila. Pero sa totoo lang, mahirap mamuhay ng manhid, malungkot at palaging pinupuna ang iyong sarili. Kaya kung meron kang high functioning depression, alamin mo kung ano ang sanhi nito. Sa paggawa nito, tiyak na magiging tunay kang masaya. Naranasan mo na rin ba mga sintomas na binanggit namin? Na-diagnose ka na rin ba ng high functioning depression? Kung oo, anong ginawa mo para makarecover? Please comment down below at re-replyan ko ang mga comment ninyo. Kung na-enjoy mo ang video ito, huwag mong kalimutang i-like, share, at subscribe ang aming channel.
i-turn on mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga bago naming videos. Thanks for watching, mga Psy-Kaigans. Goodbye and see you next time.